Magandang araw mga kaibigan, kapatid. Okay, andito naman ako sa ganitong oras na to upang magdala sa inyo ng message. Ang pagpapala ng Panginoon ay maging sa inyo. May gusto lang akong ipaalala sa inyo dahil kayo ay mahal ko. May katanungan dyan sa Bible, nagsasabi siya na ano daw ba ang mali, ang madalas na napakalaking kasalanan ng tao dito sa mundo? Ang kasagutan na yan ay, makikita din natin ang kasagutan na yan dito mga kapatid sa ating Bible, sa Matthew 22:20. Teka lang ha. Nagsasabi dito na ang kasalanan ng tao, Matthew 22:29 ay ang sabi niya, maling-mali kayo dahil, basahin natin, ang hindi pagkaalam ng kasulatan. Matthew 22:29. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibasa hindi ninyo nauunawaan o hindi ninyo alam ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang malimit at mga kasalanan ng tao, ang hindi pagkaalam ng kasulatan. Ano ba ang kasulatan na yan mga kaibigan? Yun ang sinasabi dyan ay yung hindi pagkakaalam ng Bible. Alam mo, mayroon tayong mga Bible sa ating bahay. Actually, mayroon talaga. Diba? Pero ang nangyayari, nagiging display na lang yun sa ating bahay at inaalikabukan. Hindi nababasa sa totoo lang. Kaya kung sometimes pag tayo ay makasali doon sa mga games, Bible games na question and answer or who am I? Sino ang pumatay kay Goliath? Hindi tayo makakasagot. Sino ang pinakahabang buhay? Hindi rin natin alam. Diba? Minsan, good for those na nagbabasa. Pero mas marami ang hindi nagbabasa. Alam ko. Kasi pag tinanong ni, minsan nga, may mga bata akong kasama noon, o ano ang utos ng Panginoon, sabi nila, huwag kang mangaway. Diyan ba yan sa Ten Commandments? Huwag kang mangaway. Wala naman yan doon. Although that's good naman, hindi naman maganda talaga yung maganap ka ng kaaway. Mga kaibigan, masyado tayong busy sa ating buhay, masyado tayong busy sa paghahanap ng ating kabuhayan, ng makakain natin. Maliban pa doon, maraming mga entertainment na nakalagay sa ating harapan at malimit doon na uubos ang ating oras. Lalo na when we open our cellphone, pag binuksan natin yung YouTube, maraming masarap panoorin, masarap pakinggan. Yung mga Mobile Legends, yung mga lahat na lang na entertainment, di ba? At hindi na tayo, kung wala man tayo panahon sa pagbasa, sana makinig tayo sa mga yung mga preaching sa radio or television. Pero minsan mas naaaki tayong makinig doon sa mga nakakatawa, sa mga jokes, di ba? Wala tayong nakukuha doon, pero usually doon napupunta ang ating mga oras. Alam mo mga kapatid, kaibigan, hindi lang naman kayo ang ganyan. Ako rin nawiwili din. Sometimes when I lie down in my bed, natutulog, nakahiga, minsan pumapasok sa isip ko yung i-discuss ko para yun ang next vlog. But when I wake up in the morning, ibang na iba vlog ko, hindi yun. See that? Kasi nawiwili tayo. Actually, lahat ng yon is Satan's trick. No? Mga paraan niya yon kung paano maging busy tayo sa ating buhay at hindi natin mamalayan ang oras, hindi natin mamalayan ang the true teaching of Jesus Christ. Mga kapatid, mayroon akong doon sa amin, sa aming probinsya, yung sinasakyan namin yung bus doon pag pumunta kami ng city, alam mo ba kung ano yun? Yung series liner.
At yung series liner na yun, ay napakarami mayaman ang may-ari noon. Velia Ferti. Mayaman yun. One time, nung umaga pa, pumunta, papunta akong Dumaguete. 5 o'clock, andun pala yung mga series na nandun, naka-parking sa doon, hindi pa nakakaalis. Binilang ko, napakarami. What about pa yung umalis at paparating? Hindi pa nabibilang yun. So, napakayaman talaga nila, but one day, the father got sick at namatay. During the funeral, alam mo kung ano ang sabi ng isa sa mga anak doon, although hindi ko naman narinig yun. Narinig ko lang sa kwento. Sabi daw ng isang anak doon, si daddy aalis. Magtataliwa na. Pero ni isang bolt ng series, wala siyang madadala. You see that? Masyado tayo minsan very busy kung paano payamanin ang ating sarili. Kung paano maging comfortable ang ating buhay. Pero lahat ng yun, iiwan lang natin dito sa mundong ito. You know what? Dito sa Hosea, sinasabi dito, Hosea, Hoseas 4, 6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Yes, mga kapatid at kaibigan, at kailangan natin na magbasa ng Bible because that is very important. Love letters of Jesus to us. Alam mo, may isa pang kwento akong ibibigay sa inyong mga friends. May isang hari, mayroon siyang apat na asawa. Yung isang asawa niya, mahilig mamasyal sa iba't ibang nasyon. Kaya bahala mahal ang pamasahe, bahala magkano ang mga gagastos, dinadala niya yan at gusto niya makita yung asawa niya na masaya. Kaya pinapasyal niya doon sa mga magagandang lugar at natutuwa siya habang pinapanood niya ang kanyang asawa. Ang pangalawa niya ng mga asawa ay mahilig naman ito sa mga damit, no? Kung anong uso, hala, lagi na lang punta ng mga mall, tingin ang mga usong mga damit at tinitingnan kung bagay sa kanyang sarili at dinadamitan ang kanyang sarili ng mga magaganda. Yun. So, bigay luhang hari kasi mayaman naman siya, marami naman siyang pera. Yung pangatlong asawa niya naman, masyadong mahilig sa masasarap na pagkain. So, pinagbibigyan niya rin ito. What am I being a king for? Kung hindi ko rin lang naman kayang gastusan yung aking mga mahal sa buhay. So, pinapakain niya yun. Masasarap. In-order kung saan-saan pa para ibigay sa kanyang pangatlong asawa. Ngunit, mga kapatid, one day, as time passes by, the king got sick. At nang siya'y magkasakit, nakahiga siya sa kanyang napakagandang kama. Tinawag niya ang kanyang mahal na asawa. Sabi niya, nararamdaman ko na ako'y hindi na magtatagal. Mahal mo ba ako? Sabi ng asawa, opo, of course, my dear. I love you very much. Sabi niya, okay. Will you accompany me? Sabi ng unang asawa, no, I'm sorry, I can't! At sabay itong umalis. Nang lumang hari, hindi siya kayang samahan ng kanyang asawa. Pinatawag niya ang kanyang pangalawang asawa. Ito yung isa, yung mahilig mamasyal sa ibang lugar, yung isa naman mahilig sa mga damit, natawag niya naman. Ako ay mamamatay na, iiwanan ko na kayo. Mahal mo ba ako? Mahal kita, mahal na hari. Sabi ng pangalawang asawa, pwede mo ba akong samahan sa aking kamatayan? Oh no! Hindi ko magagawa yun. Sorry! Agad itong tumayo at umalis. Nalungkot ang mahal na hari, pangalawang asawa na. Dito sa pangatlo, baka may pag-asa. So, pinatawag na pa rin yung pangatlong asawa niya. Ito yung mahilig sa mga pagkain. Nung dumating yung pangatlong asawa niya, alam mo bang minahal kita masyado at ibinigay ko ang lahat ng luho mo? Sabi niya. Opo, sabi niya.
mahal mo ba? Kung mahal na mahal kita, mahal na hari, sabi ng pangatlong asawa. Kung gayon, will you accompany me? Sabi niya, kinalulungkot ko po, mahal kong asawa, ngunit hindi kita mapagbibigyan. At agad umalis. Tumulo ang luha sa mga mata ng mahal na hari mo, wala siyang magagawa. Habang siya ay malungkot na umiyak, napatingin siya sa isang banda doon. Nakita niya ang pang-apat niyang asawa. Ito ay hapis. Hapis yung payat ang mukha. Parang pinabayaan, hindi pinapansin. Nakulala. Parang malnourished. Hindi na asikaso. Luma ang mga damit. Mahaba yung mga buhok. Wala, hindi. Kaya-aya tingnan. Pero lumapit ito sa kanya at nagsabi, mahal na hari, mahal kita, mahal kong asawa, sabi niya. Sasamahan kita, ako ang sasama sa iyo. Mga kaibigan, yung tatlong asawa na yun, parable yun. It is a comparison to ourselves. Yung buhay natin dito sa lupa, masyado nating pinasarap, no? Lahat ng pamamasyal, ginagawa natin. Kung saan-saan mamasyal, kung saan ang mga magandang lugar, magandang tanawin, ayaw nating pahuli. Mga sarap na pagkain, hindi natin pinapatawad, pinapapasok natin sa ating lamunan. Ang sarap, enjoy na enjoy tayo sa ating mga kinakain. Ang mga damit, dinadamitan natin ang ating mga katawan. Mga uso na mga damit, isang damit lang worth 2,000, 5,000, magkano ba dyan? Ano ba yung mga mamahalin na damit na yan? Hindi natin pinatawad, binibili natin. Pero when time comes na tayo ay aalis na sa mundong ito, madadala ba natin yun? Wala kang madadala kahit ni singkong katiting. Kahit isang bolt man lang, si daddy walang madadala sa kanyang pag-alis. Huwag tayo masyadong busy dito sa mundo sa mga material na bagay, mga kapatid, kaibigan. Magbasa tayo ng Bible because God has many messages for us. Kala natin minsan tama ang ating ginagawa, pero kung basahin mo yung Bible, hindi pala. Conflict sa teaching ni Christ. Sabi dito, isang quote, just a tiny little minute, only 60 seconds in it. Can't refuse it, didn't seek or choose it, but it's up to me. Yung oras na yon, akong bahala kung saan gugugulin. Pero ano, but it's up to me. I give account if I abuse it. Kaya, sana mga kapatid, makita ito, Ephesians 5, chapter 5, 15 to 17. Ang buhay natin dito ay hindi permanente. We are just a passerby. This is not our home. God has prepared a place for us. And you are candidate for that mansion God prepares. Sana sama tayo doon. Pray for me. I will pray for you. We need to help one another. That's why I'm here. I want to remind you. This is just one way of reminding you. Pagising sa mga nakakatulog. Kasi kung hindi ako concerned sa inyo, I'm not going to spend time doing this. Sabi niya, tiyakin na lumalakad ng wasto, hindi gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon. So, samantalang may panahon pa tayo, guys, hindi yung puro mga material things, puro pagpadami ng pera ang ating gugulin. But let's give time reading the Bible, spending time with God. Connect yourself with God.
This is my prayer this afternoon. I love you so much. Thank you for watching and listening to me. Sana may na ibigay ako sa inyo na listen this today. Thank you for watching. Thank you for my subscribers. Please continue subscribe my channel, share and like it. Bye.